Hi guys! Welcome back po sa aking YouTube channel. Again, this is GCTV. Kung bago ka pa lang po sa channel ko, don't forget to hit the like and subscribe button. Samahan nyo na rin po ng notification bell. Ayan, huwag tayong madamot. Para lagi ka pong updated kapag may isishare ako. Okay, so going back. Sa video po na to, isituturo ko po kung paano po tayo makakapag-produce ng video lecture using only our mobile phone. So last time po kasi is gumawa po ako ng video na kung saan is using OBS, pwede po natin magamit si OBS para makapag-produce din po ng video lectures na magagamit po natin sa online class. Pero this time po, sa gagawin po nating video is video lectures pa din pero using only our mobile phone. Kasi aminin man natin sa hindi kasi hindi tayo ganun ka 100% ready na harapin itong new normal or yung online class na tinatawag. Kasi sa part ni teacher or kahit students is karamihan naman sa atin is walang laptop or walang sariling PC, walang sariling computer. That's why po I came up to this idea. That's why I came up to this idea na kung ano po ba yung pwede kong ma-share para makapagbigay ng idea kung paano po ba makakapag-produce ng good presentation yung ating mga teachers using only our mobile phone. Again, mobile phone. Kasi nga, hindi naman lahat is merong laptop. So, ayun. So, using this app na isishare ko po sa inyo, pwede po tayo makapag-produce ng video lecture na pwede po natin magamit sa online class. So, kung hindi ka man po teacher na nanonood ng video na cho, okay lang din naman ikaw kung paano mo i-adapt or kung paano makakapagbigay ng idea sa'yo para magamit itong video na to. Ayan, magpaka-essential muna tayo. So, para magamit natin si ADV screen recorder, syempre una, kailangan muna natin siyang i-download. Punta tayo kay Google Play Store. Ayan na. For example, umpisan ulit natin. Punta tayo kay Google Play Store and then, i-search lang natin, i-type lang natin yung ADV, ayan, screen recorder. And then, from here, pwede natin siyang i-download. And then, after po natin ma-download, ayan, kusa naman po siyang mag-i-install. And then, so, sa case ko, is meron akong ADV screen recorder. So, once na na-install mo na siya, open mo lang. And then, so, ganyan po yung itsura ni ADV screen recorder once na in-open mo na siya. And example, na-open mo na si screen recorder, ay, si ADV screen recorder, punta tayo dito sa, ayan, yung tatlong dots. And then, settings. Dito po sa settings is konti na lang naman na yung kailangan nating baguhin or kahit hindi na nga, ay kasi naka-default naman na siya. Okay, and then for example, ito dito yung show 3 second countdown, i-activate lang natin siya. Ibig sabihin niyan from the word itself naman na bago po mag-start yung video record o yung recording na gagawin mo is meron siyang 3 seconds na countdown. Ayun yung pinaka-cue mo na mag-i-start na yung pagre-record niya. So, ayun lang po yun. And then, punta tayo dito kay video resolution, which is ang pinaka-standard naman po is 720. Kasi ayun yung quality na okay na, napapalag na yan. Yung lower is yung 480, 360, 240. Medyo hindi siya ganun ka-recommendable kasi medyo mababa or hindi ganun kaganda yung quality niya. Ayan, 720 higher, ayan yung mga medyo okay na. Pero 720 standard, okay na rin naman niya. And then, video bitrate, 6 Mbps, okay na yan. Para smooth yung mga transition na ginagawa natin sa videos natin. And then, video frame rate, ganun din para smooth yung transition, yung mismong video. Pwede naman 60fps, pero ako, okay na ako sa 40fps para hindi ganun kalaki yung
file size siya. And then video orientation, ayan, landscape, i-double check lang po natin na dapat is naka-landscape siya, kasi once na auto yung ginamit natin, minsan kasi pag naka-auto siya, may mga instances na, for example, yung screen mo is naka-landscape pero yung camera mo naka-portrait. So hindi po siya tugma. Ang pangit. Kaya dapat naka-landscape siya para automatic yung screen mo naka landscape, pati yung camera mo is naka-landscape na din. Ganun, kasi may mga instances na hindi sila nagtutugma kapag naka-auto yung sinelect mo. Then record audio, okay naman na yan, pero double check pa rin natin na dapat kung may gamit kang earphone, headset, mga ganun. And then ayun lang naman. Okay, itong show touches, kahit wala na yan. And then so back na tayo, okay na tayo sa settings. So para ma-start or para magamit na natin siya, for example, gagawa na tayo ng lesson natin or nung video lesson natin, magre-record tayo ng lesson natin. Click lang natin tong plus sign. Ayan. And then, start now. Ayan. So, once na-click natin yon, automatic lalabas po yung camera natin. Pero, kung makikita natin to, itong part na to, once na-click natin yung icon na yan, ayan po, may lalabas po na apat na option. Which is ito pong una, yung may dot sa gitna is yung pag-stop ng video recording na ginagawa mo. Pag-pause, yung ganun. O kaya ito yung parang play button is ganun din. Para mag-start or ma-view mo yung recording na ginagawa mo. And then, itong camera, yung webcam is para ma-open and close mo yung camera mo. For example, i-close ko yung camera ko. So, ayan. Hindi active yung camera natin. So, open lang ulit natin siya. And then, ito naman, yung pen tool na yan, pwede natin siyang magamit. Ayan. For example, meron tayong gustong highlightan na part sa video natin. Pwede natin siyang gamitin. Ayan. For example, ito. WW yung screen recording na ginagawa ko. May screen recording sa mismong app na ADV. May screen recording din sa mismong cellphone ko. WW. Ayan, share ko lang. Okay. And then, for example, proceed na tayo. Gagawa na tayo ng video natin. Punta tayo kay WPS kasi andyan yung PowerPoint natin. So, ayan. Once na in-open natin si WPS, pasensya na po. Medyo bibilisan ko na lang para hindi ganun kahaba yung video natin. Ayan. Once na in-open natin si WPS, makikita naman na natin dyan yung mga files natin. Like, for example, yung mga PowerPoint, MS Word, ganyan. Mga documents. So, open natin si animation para ma-start na natin yung lecture natin o yung lesson na gagawin natin. And then from here, bago ka mag-start, syempre wag mo kalimutan i-click yung yung recorder Ayan, yung dot sa gitna. Ibig sabihin, start ka ng mag-record. Okay, and then for example, okay na, na-click mo na, magre-record ka na. Play button. Ayan, para mag-landscape siya. So, ayan, from here, ayan, pwede ka nang mag-start. For example, hi, I am Jared Capistrano. I am your computer teacher for this school year. And our topic for today is all about animation. So, let us know first what is animation. So, ganyan, chika-chika ka dyan, turu-turu ka dyan. Ayan, magbida-bidahan ka, magaling-galingan ka. Charot. Ayan, for example, ayan, nagre-record naman na siya. Depende naman yan sa'yo kung gaano kabilis yung lesson mo. Ayan, at saka yung isa pa sa kagandahan dito is, itong PowerPoint ko po na to is ginawa ko siya sa laptop and then tinransfer ko siya sa phone ko. So, ibig sabihin, kaya-kaya niyang isupport yung mga file na nanggagaling sa laptop mo. Ita-transfer mo to mobile phone. So, parang kahit pa paano, kagandaan is hindi nagbabago yung quality. Siguro dahil na rin sa okay yung specs ng cellphone ko. Pero, isa yun sa mga kagandahan. Ayan. Tapos, okay, next. Next ka dyan. Turo-turo ka dyan. Zoetrope, ganyan-ganyan. Animation. Share ko lang, itong PowerPoint na ginagamit ko is ginamit ko pa siya before nung nagtuturo pa ako sa mga grade 9 students ko. Ayan. So, for example, okay ka na, tapos ka na. Back mo lang yan and then stop mo yung screen recording.
yung ganun ulit, kung ano yung clinic mo para mag-start yung recording mo, ayun pa rin naman yung ikikinik mo para mag-stop yung recording mo. And then, kung sana po siyang mapupunta doon sa, ano mo, sa app mismo ng ADV screen recorder. Kasi minsan, kagaya na sabi ko before, hindi nakikita doon sa gallery mo mismo or sa videos mo. Minsan, andoon lang siya nasisave sa app mismo ng ADV screen recorder. So, ayun lang. Sana po yes, nakatulong po sa inyo. Thank you. Ayan. So, ganun lang po kasimple gamitin si ADV screen recorder. So, pero kung prefer mo naman na hindi ipakita yung sarili mo during discussion, or hindi ko po kasi alam kung required po ba si teacher na ipakita yung sarili niya during discussion. Pero kung prefer mo na hindi ipakita yung itsura mo, kung walang camera, audio lang at saka yung mismong PowerPoint, kahit wala po si ADV screen recorder, is pwede po natin magawa yon using only the WPS app, which is kay WPS po is meron doong PowerPoint screen recording, something ganun, or PowerPoint screen recorder. So doon pwede po natin ma-record yung PowerPoint po natin mismo na may kasamang audio, pero wala pong camera. Again, kung prefer mo po na hindi ipakita yung itsura mo or walang camera during the discussion, pwede na po natin magamit si WPS para po makapag-produce tayo ng video na pwede po natin magamit sa online class, audio at saka PowerPoint lang, wala pong camera, without ADV screen recorder. So kung paano yun, watch this. So kay WPS naman po is, kung wala kang WPS sa phone mo, pwede mo naman siyang i-download. Punta ka lang kay Google Play Store and then WPS app. Okay, and then yan. So download lang natin. Pero ako, meron akong WPS, kaya ayan, may pa siya i-update, pero mamaya na natin siya i-update. So, ayan, for example, na-download mo na siya, na-install mo na siya, punta ka kay WPS. Ayan, wait lang natin. Tapos dito, lalabas dito is yung kung ano yung mga files na meron ka. For example, ayan, animation, yung mga PowerPoint animation mo, kaya yung mga MS Word, ganyan. And then, para makita natin yung screen recorder, punta tayo kay Tools. Okay, tapos ayan, makikita lang natin siya, PowerPoint recorder. Yan, so meron din dito sa baba, PowerPoint recorder. And then, once na-click natin yan, ayan, for example, magsa-select tayo ng documents. Since isa lang yung PowerPoint ko, ayan, open natin. Yan. So, ayan, ganyan siya gumagana. Doble-doble yung aking screen recording na ginagawa. So, nagre-record na siya sa phone ko. Nagre-record pa siya sa mismong WPS. Ayan, tapos click lang natin. Ayan, para makapag-proceed tayo. Chika-chika ka dyan. Turo-turo ka dyan. Ayan. Ito po, ganito po yung sinasabi ko na WPS. Kung prefer mo na hindi ipakita yung itsura mo or kapag ayaw mo na may camera. Kasi minsan yung iba mas confident kapag hindi sila nakikita. Yan. Kasi hindi ko rin po sure kung required ba yung mga teachers natin na walang camera. Pero, ayan, gusto ko lang naman i-share, baka merong iba na ayaw ng camera, mas komportable na walang camera, ganun. Yan. So, that's it guys. Thank you. So ayun lang po muna sa ngayon. Maraming salamat po sa lahat po ng nanood ng video ko na to. Again, sana po is kahit pa paano is nakapagbigay po ako ng idea kung paano po natin magagamit ang ating mobile phone sa online class. Maraming salamat po. Huwag niyo po kalimutang i-hit ang like and subscribe button. Thank you. God bless.